Magandang araw sa inyong lahat mga madam at mga sir. Halina at samahan niyo na ako sa pagbasa at pagbigay ng mga simpleng assessment reading base dito sa isang area ng kasamahan natin kung saan pinamagatan kong Tuway Shell sa ilalim ng batong kahon part 3. Kung hindi pa ninyo napanood ang part 1 nito mga ka-TH, ayan ang pamagat. Panoorin niyo na para masundan talaga ninyo ang mga update video natin. Ganon din dito sa pinaka part 2 natin kung saan nabuksan na nila ang batong kahon. Ang video na ito kasama pa ito sa pinaka part 2 natin. Subalit ngayon, ituloy na natin ang pag-sign reading sa part 3. Dahil sa ilalim ng batong kahon na ito, ibalik natin saglit ang video ni Sir. May nakuha silang nag-iisang shell kung saan makikita natin dito mga ka-teach. Ayan, ang plastada sa area. Ibalik muna natin. Kung mapapansin ninyo, nandito ang batong kahon na tinatawag ko sa ilalim niyan. Diyan banda nakuha ang nag-iisang shell at nandito ang larawan. Ayan mga ka-teach, napakagandang area ito. Pero hindi muna natin i-reading yan. Dito tayo mag-umpisa sa layer. Mamaya na yon. Panoorin muna natin ang video dahil may napansin akong kakaiba sa hukay na ito. Ito yung plastada mga ka-teach, nasa gitna ng sapa. Kung napanood ninyo ang part 1 at part 2, ayan, dito tayo nagbase sa sign na ito na may dot papunta or nakaharap sa mismong hukay nila. Kaya yan ang pinabira natin or pinabira ko. Panoorin muna natin ang maiksing video na ito para makita rin ninyo ang plastada sa lugar. Ayun oh, yung butas sa gilid. Ang unang napansin ko dito sir, bantayan ninyong maigi sa grupong ito ang sasabihin ko. Forward natin konti. Papunta sa ilalim ang video. Forward natin konti. Tinakpan nila ito ng putik dahil may tubig na lumalabas. Kung mapapansin natin mga ka-teach, number 1, bantayanan talaga ninyo pag ganitong klaseng mga disenyo or design sa mga hukay ninyo. Ayan, number 1, ulitin ko, ang layer. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ang layer na ito sir, ito pala ay Skyplex layer. Tinatawag namin itong Skyplex layer. Alam niyo ba bakit mga ka-teach? Pag ito ay natatamaan ng maso, lalo na ito, or muil, maso at muil, pusa yan natitibag para siyang pundido. Bigla na lang natitibag at nagka-crack. Talagang positive ang area nila ni sir dahil sunod-sunod ang Skyplex layer. Yan ang number 1 natin. Ibig sabihin, positive treasure site. Dito na tayo sa pinakapangalawa natin. Nag-iisang tuway na shell kung saan nakuha nila sa parting ito sa ilalim ng batong hugis kahon. Nandyan banda ang tuway sa area na ito at nasa taas ang batong kahon. Napakagandang palatandaan ito mga ka-teach. Ang meaning nito sir, ang unang meaning, mapapansin natin ang tuway ay nakasara or nakasarado. Ibig sabihin, number 1, sulat natin ang daanan
papunta sa target ay nakasara. Ibig sabihin, maganda ang pagkakamada ng takip. Yan ang unang meaning, papunta sa target. At ang pangalawa, sulat natin para maintindihan ni Sir. Ang target na hinahanap mo, sa ilalim, may nag-aabang na. Number 1, spacer. Awang, ibig sabihin, spacer ay awang. Number 2, chamber. Number 3, maliit na kuweba or cave. Yan ang ibig sabihin yan. Ang pangatlo naman ito mga katiits, ang problema lang. Pagdating sa ilalim, kung matamaan ninyo ang sinasabi niyang chamber, spacer, or maliit na cave, kung magbibigay pa siya ng ibang sign at magbibigay pa siya ng travel order papunta sa mismong deposito, ipalagay natin. Ganito ang plastada sa ilalim. Iguhit natin para maintindihan talaga nila mga katiits or maintindihan ninyong lahat. Hukay. Ito yung pinakahukay sa ibabaw. Nandito sa taas ang slab or tinatawag kong batong kahon. Nandito naman ang tuway. Papunta sa ilalim. Nakasaradong takip. Down lang kayo. Pagdating sa ilalim, lalagabog na yan. Ito na yung pinaka-spacer, chamber, or cave, or kuweba. Ayan. Sana, sa ilalim na ito, hindi na siya magbigay ng isa pang sign papunta sa deposito. Sana lang. Kung saan, matatamaan na ninyo ang mismong deposito sa ilalim. Ayan ang kalkulasyon ko niyan. Dalawa lang. Magbibigay siya ulit ng ibang sign papunta sa ilalim. Or mismong deposito na ang nakalagay dito sa chamber or spacer or small cube. Nasa ilalim nito. Sintiring biring. Ito ang tuway na ito. Kung saan ito nakuha ang tuway na ito, tanggalin natin. Panintruhan na yan, papunta sa ilalim. Kailangan maabot ang mismong chamber or cave. Down lang kayo sa ilalim. At ang pangatlo natin, ibalik natin dito sa tuway na shell. Sukat or deepness sa mismong target area na hahabulin natin kung saan nakapwisto ang cave or chamber. Gaano kaya kalalim? Ganito yan. Sukatin ninyo ang kapal ng tuway na ito. Kung magsukat man siya ng, tanggalin natin, isang centimeter, 1 cm, equals 1 yard, isang yarda. Pero sa pagkakaalam ko, ito ay nasa 2 cm ang kapal or sa Bisaya pa kabaga, bago niya, kabaga niya. Ibig sabihin kung 2 cm, 2 cm equals to 2 yards, dalawang yarda or 2 kayarda, 6 feet ang target simula sa tuway na ito kung saan siya nakuha. Sa madaling salita, kailangan ninyong abutin. Dito nakuha sa ilalim. Down kayo papunta sa ilalim ng 6 feet kung 2 cm ang kapal niya. Sana matamaan ang spacer or cave sa ilalim at pagbukas ninyo sa cave, ito ang bantayanan ninyo. Pang-apat, tapos na tayo sa pangalawa, una, pangalawa, pangatlo, dito naman tayo sa pang-apat. Sana pagbukas ninyo sa mismong spacer or cave sa ilalim na nakaabang, pag nalusutan na ninyo ang mga takip,
isulat natin. Sana ang laman nito ay putik. Ayan, ito na yung spacer or cave sa ilalim. Pag natamaan ninyo yan, lalagabog. At ang laman yan ay putik or pinong buhangin na may halong lupa. Ibig sabihin, nandyan na ang target area. Ipagdasal na lang natin na hindi pa hindi magbibigay siya ng ibang sign na nasa loob ng chamber at nandyan na ang deposito. Ang mahirap nito mga katiits, pag nagbibigay kasi ng ibang sign, nako, kailangan pang sundan. Yan ang pang-apat natin. Naman tayo sa pang-lima natin, iguhit natin ito para maintindihan talaga nila ni sir. Ang pagkahugis niya, pakahon na may guhit sa gitna. Ngayon, dito sa baba nakuha ang nag-iisang tuway na shell. Nangangahulugan ito sir, base sa pattern. Pattern ito mga katiits, na ang target or deposito sa ilalim na naghihintay sa inyo ay gold bar. Ito ang panglima natin. Sulat natin mga katiits para maintindihan talaga nila ni sir. Ngayon, proceed naman tayo sa pang-anim natin. Base sa kalkulasyon ko, ganito yan. Ang hukay na ito, bago ninyo matamaan ang sinasabi kong spacer or cave sa ilalim na nag-aabang or naghihintay. Ganito ang layer na matatamaan ninyo. Sana masusunod ito or magtugmak ito sa actual. Nandito ang cave sa ilalim, spacer or chamber. Ayan ang dimension na sukat niya. At ipalagay natin, nandito ang deposito. Kung hindi man siya or hindi na magbibigay ng ibang sign, ang sa taas, bago ninyo matamaan itong cave sa ilalim, makatama muna kayo ng kulay brown na parang lupa na pinatigas. Yun ang tinakip niya. Nandito sa taas, kung hindi man kulay brown, para siyang pula, pwede rin na tinabon sa ibabaw bago man matamaan ninyo ang sinasabi kong chamber. Kung hindi man pula, pwede rin siyang kulay pink na pinatigas na lupa. Tatlo yan mga katits, kulay brown, kulay pula at saka kulay pink na pinatigas na lupa. Kung matamaan ninyo yan bago pa man umabot ng 12 feet to 14 feet under at pagkatapos nyan, lalagabog na sa ilalim. Pagbukas ninyo, putik ang laman. Idritso ninyo sa ilalim, malaking posibilidad na nandyan na ang deposito. Pero ibalik ko ang problema lang nito. Kung magbibigay pa siya ng nag-iisang sign sa mismong loob ng sinasabi kong chamber, spacer or cave, yan lang ang problema. Pero kung ibase natin sa positive or negative ba ito, nako, 100% positive itong butas na ito. Yan ang final assessment reading ko. I-down lang ninyo papunta sa ilalim. Tulad ng sinabi ko, ang target natin nasa 15 feet under. Ayan lang ang target natin. Pag natamaan ang sinasabi kong chamber or cave sa ilalim ng 15 feet under at may laman, nako, swerte ninyo. Yan ang assessment ko dito sa area na ito. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment natin, sana makuha na nila ang target na hinahanap nila dito sa isang kasamahan natin. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.